Bleacher Report naglabas nga ng kanilang listahan ng top 10 players in the NBA today. Kung saan nandyan nga itong si Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic pangalawa, Luka Doncic pangatlo, Stephen Curry pang-apat, Kevin Durant number 5, Joel Embiid, Jason Tatum, LeBron James pang number 8, Kawhi Leonard 9 at panghuli ay si Ja Morant. Obvious naman mga idol na maraming magdi-disagree dito sa listang ito, lalo na ang mga Warriors fans pati na rin ang mga Lakers fans. Finals MVP, latest NBA champion itong si Stephen Curry, bakit pang-apat nga lang daw? Binuwad niya ang kanyang team sa championship. Kagaya nga nung sinabi ni Giannis Antetokounmpo, kung sino nga daw yung nagdala sa kanilang team sa championship, kung sino yung star player na yon, ay yun nga daw dapat ang considered as the best player. Kaya nga mga idol, hindi nga daw tama na itong si Stephen Curry ay nasa pang-apat. Pati na nga rin daw si LeBron James mga idol na pang-number 8 na ng buong NBA last season sa scoring, binuhat ang kanyang Lakers team hanggat sa kanyang makakaya ay hindi dapat daw pang number 8. Pero kayo mga idol, ano ba ang opinion nyo sa listahan ng Bleacher Report tungkol sa top 10 players in the NBA nga daw? Komento nyo lamang yan sa ating comment section. At isang Warriors veteran ay sinabi ni Stephen Curry na dapat daw Hall of Fame. Yan ang kanyang teammate na si Andre Iguodala. Sabi niya, I didn't know that was much of a debate. Para kay Steph, luck na itong si Iggy bilang maging Hall of Fame. Well mga idol, ang resume neto ni Iguodala ay 4-time NBA champion, 1-time finals MVP, at siya nga rin ay 1-time All-Star at twice na kasali sa All-Defensive Team. Kaya nga mga idol, luck na nga daw dapat yung mga ganitong klaseng resume. Championship pa nga lang daw ay dapat nakalista na. Katulad nga daw ni Manu Ginobili na hindi nga daw na main star sa kanyang team pero pasok sa Hall of Fame dahil sa kanyang contribution sa championship team ng San Antonio Spurs. At ganun nga rin daw dapat itong si Iggy, dapat din Hall of Fame na. At para nga sa ating panguling balita mga idol, nangyari na nga ang hinihiling ng mga Lakers fans last season pa. Ayun nga ay ang paglalagay kay Russell Westbrook off the bench. Ginawa yan ni Coach Darvin Ham ngayong araw laban sa Kings. With 7 minutes left sa first quarter ay doon na nga pinasok si Westbrook. Kaso after 5 minutes lamang off playing time ay nilabas nga siya dahil siya ay nagkaroon ng hamstring injury. Very unfortunate para kay Russ pati na nga rin sa mga Lakers fans. First time sana nilang makikita itong si Westbrook off the bench. At mga idol, yung first 5 minutes niya ay talaga namang maganda ang spacing para kay Westbrook. May mga open lanes nga para siya ay makadrive. Kaso very passive nga itong si Westbrook tuwing nakakapunta siya sa paint. Kaso hindi nga na-finish ng kanyang mga teammates. Pero nga in a very short period of time, sa 5 minutes na yon mga idol, ay nakita nga ng mga Lakers fans na may potential nga daw na maging maganda yung paglalaro neto ni Russell Westbrook off the bench. It makes so much sense nga daw na itong si Russ ay ang kanilang maging six man.